Pauwi na sa inuupahan niyang apartment si Jose Marie Estelier sa Barangay San Pedro, Santo Tomas sa Batangas, mag-aalas 5 ng hapon noong Martes. Malapit na sa gate ng bahay nang sunggaban sa likod ng isang lalaki. Kasunod nito ang isa pa na tila may hawak na baril. Tumakbo rin ang dalawa pa na agad kinapkapan si Estelier. Habang ang panglimang lalaki, kitang may hawak na baril at nagmamasid sa paligid. Matapos ang ilang segundo, tuluyan ang naisama ng mga suspect si Estelier. Ayon sa Santo Tomas PNP, isinakay sa isang puting van na walang plaka ang biktima. Ayon sa mga gwardiya ng subdivision, nakapasok ang mga dumukot sa 27 anyos na biktima matapos magpakilala bilang mga kontratista. Nagpaalam sila na contractor sila. Meron kasi isang village dyan na meron mga kinoconstruct. Okay. So, all the while, alam ng mga gwardiya dito na doon sila nagko-construct. Sa ngayon, sir, wala pa po kaming idea kung saan sa dinala or kung sino pa yung perpetrator. Muling pinuntahan ng Santo Tomas PNP ang inuupahang bahay ni na Estelier, pero wala nang taong inabutan doon. Base sa social media post ng League of Filipino Students, kapatid umano ni Estelier ang dating political prisoner at peasant women activist na si Jean Estelier. Mariin nilang kinondena ang pagdukot at nanawagang palayain ito. Sa isa namang pahayag, sinabi ng Karapatan Sorsogon na pinagsamang puwersa umano ng 22nd Infantry Battalion at ng 59th Infantry Battalion ng Philippine Army at Santo Tomas PNP ang mga dumukot kay Estelier. Bagay na pinabulaan na naman ng PNP. We have not received any report related to that. Pero kung may mga magsasalita at saka makapakatulong sa amin, we are willing to help them. We strongly deny that allegation, sir. In fact, alam nung kapatid, nung Miss Jen na pinaliwanag namin sa kanya lahat, we showed her how we handled the case. Sinubukan naming kunin ang panig ng Philippine Army pero wala pa silang tugon. Dagdag pa ng Santo Tomas PNP, nang matanggap ang report agad nilang pinuntahan ng lugar at inimbitahan sa istasyon ng pulisya si Jean Estelier na kapatid ng biktima. Ipinaliwanag umano nila rito na wala silang natatanggap na koordinasyon na may operasyon sa ibang unit ng AFP at PNP. Hindi rin umano natapos pirmahan ni Jean Estelier ang incident report form na kailangan ng pulisya para maisampa ang reklamo. Lumabas din umano na may warrant of arrest sa kasong murder sina Jose Marie Estelier at Jean Estelier pero nakapagpiansa umano. Hindi naman na po bumalik sa station. Kinontak pa po namin, sir, siguro after an hour nung siya ay nagpaalam. Ang sabi niya na sa kanilang bahay, sa yung nilarantaan bahay. Pinapuntahan ko pa ulit, sir, sa kanila that night. So pagdating namin doon, wala pong tao, sir. So kinontak namin ang kinontak. Hindi niya sinasagot yung aming tawag. Para sana, sir, din sa aming yung formal complaint. Sa pahayag ng grupong karapatan, na-dismiss na umano ang kaso laban kay Jean at pinalaya ito noong November 22, 2023. Nagpalabas na ng flash alarm ang Santo Tomas PNP para sa paghahanap kay Estelier at patuloy ang backtracking at follow-up operation nila sa insidente. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.